Lalabas na ako. Sandali lang. Nagmamadali si ALYSSA habang tumatakbo sa hallway ng ospital. Halos mahulog ang cellphone habang inilalagay niya sa bulsa ng suot na doctor's coat. Malayo na agad ang tanaw ng dalaga. Naghihintay sa labas ang kanyang nobyo at gusto raw siya nitong makausap. Doktora! Nurse Riza. Huminto siya sandali. Result po ng x-ray ni patient sa ward. Inabot ng nurse sa kanya ang isang envelope. May pagmamadali pa rin niyang kinuha yon at sinilip bago muling tumanaw sa labas ng ospital. Sige, sige. Excuse me. Doc! Sabay na napalingon si Riza at ALYSSA sa malakas na boses. Naroon ang isa sa mga nurse nila na si Brian. Doktora, nagsiseizure po si patient. Ano? Mahinang wika ng dalaga. Sandali niyang tinitigan si Brian pagkatapos ay lumingon para muling tanawin ang labas ng ospital. Nasa labas ang nobyo niyang sumaglit lang daw para kausapin siya. Habang nasa kabilang direksyon ay ang pasyenteng kailangan siya. Doc! Ulit ng nurse. Pumikit si ALYSSA at nagtungo sa direksyon kung saan kailangan ng kanyang sinumpa ang propesyon. Let's go! Walang lingon siyang naglakad patungo sa ward. Ilang beses na bang nangyari ito sa kanya? Ilang beses na bang kinailangan niyang mamili sa trabaho o sa personal na buhay? At sa dulo, alam ng puso niya ang pipiliin. Yung tumulong, sumagip at gumamot ng mga taong may sakit. Time of death. 11:30 PM. Hinihingal pa si ALYSSA nang tingnan ang suot na relo. Muli niyang binalikan ang tingin ng kariri-revive lang na batang pasyente. Hindi, doktora. Iligtas mo si Pati. Umiiyak ang nanay ng batang lumapit sa kanya. Naging pasyente niya ang bata ng halos 5 buwan. I'm sorry. Ginawa ko po ang lahat. Naiiyak niyang sagot habang inaalalayan ang matandang halos lumuhod sa kanya. Hindi! Buhayin mo ang anak ko! Naguhumiyaw ang ginang ng magtungo sa kama ng batang walang buhay. Pagod ang imahe ni ALYSSA habang pinagmamasdan ng pasyente at ang nanay nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, namatayan siya ng pasyente at isa pang bata. Batang naniniwala sa kakayahan niya. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha habang umaatras palayo. Patakbong lumapit at yumakap si ALYSSA sa nobyong naghihintay sa labas ng ospital. I'm sorry, Teo. Iyak niya habang nakayakap dito. Ilang sandali lang ay naramdaman niyang hindi pagkilos ni Teo. Hindi ginantihan ang kaniyang yakap. Marahan at pasinghot-singhot na lumayo si ALYSSA sa binata. Nagtataka habang may mga luha. Bakit? Tanong niya. Hinawakan ito ang kamay niya at dahan-dahang ibinaba. Muli niyang binalikan ito ng tingin, mata sa mata. Itigil na natin to, ALYSSA. Ano? Ulit niya. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Nahigit ng dalaga ang hininga. Naninikip ang dibdib niya sa pagkakataon na ito. Habang pakiramdam niya, ay nabingi siya sa sinabi ni Teo. It's not working anymore. Pagod na akong makipag-agawa ng oras mo sa trabaho mo. Teo! Please! Nakikiusap niyang tinig. 3 taon din sila ng nobyo. Lagi namang ganito ang senaryo pero lagi nilang naiisalba ang relasyon. Not this time, ALYSSA. Pagod na ako. Tapusin na natin to. I'm sorry. I did everything for us. But you didn't do a single thing for me. Kaya tapos na tayo. Tumutulo ang mga luha ni ALYSSA nang panoorin kung paano siya basta nalang talikuran ni Teo. Hanggang sa tuluyang mawala ito sa paningin niya. Parang nauupos na kandila ang dalaga ng mapaluhod. Gusto pa sana niyang magbawas ng pagdadalamhati at lungkot dahil sa nangyari sa pasyente. Sa pamamagitan ng pagyakap at pagkausap sa nobyo. Hindi niya alam na mas madadagdagan palang bigat na dadalhin niya sa dibdib.
Namatayan na, hiniwalayan pa. Wala sa loob si ALYSSA habang nagmamaneho. Namumugto ang kaniyang mga mata. Nakiusap siya ng mas maagang mag-off sa ospital. Hindi niya kayang magtagal sa loob ng ospital magdamag. Alas dos ng madaling araw nang matagpuan niya ang sarili sa isang bar. Dire-diretso siyang nagtungo sa counter. Brandy! Bungad niya agad nang umupo sa stool chair. Kahit madaling araw ay magulo at marami pa ring tao sa loob. Mga bangag na babae at lalaki. Nagpapakalunod sa bumabahang alak. Ma'am! Inabot ng waiter kay ALYSSA ang order. Kinuha niya yon at tinungga. One more! Utos niya habang gumuguhit pa lamang ang pait ng alak sa kanyang lalamunan. Ngayong gabi, magpapatulong siya sa alak na makalimot sa masalimuot na pinagdadaanan. Kahit sandali, kahit ngayong gabi lang. Paalog-alog ang ulo ni Chance habang nakaupo sa sofa. Maganda talagang nakakaindak ang musika na nagagaling ngayon sa isang disc jockey. Hawak ng binatang CEO ang isang basong alak. Iba't ibang kulay ng ilaw ang tumatama sa kaniyang muka mula sa party lights. Ano ba? Bitawan mong hako! Napakunot-no si Chance ng mahagip ng mga mata niya ang isang babaeng nakaupo sa stool chair at nakatalikod. Huwag mo kong hawakan! Galit niyang narinig dito habang pilit na hinahawakan ng lalaki. Bitawan mo ako! Gigil na sigaw ng lasing na si ALYSSA. Kanina pa may lalaking umaalalay sa kanya, pababa ng silya, at kung ano-anong binubulong. At kahit lasing, alam niya ang kabastusang ginagawa nito. Tara na, miss! Dahil may tama na ng alak ang sistema, pakiramdam niya ay nahihilo at nangihina na siya. Tuluyan siyang nahila ng lalaki kung saan. Huminto lamang ang istranghero ng may humarang sa daan. Napatingala ang nanlalabong mga mata ni ALYSSA. Hindi niya maninag ang lalaki dahil galing sa likod ang ilaw nito. Don't touch her. Girlfriend ko siya. Otomatikong siniko ng dalaga ang lalaki ngayong sinasabing girlfriend siya. Hindi kita boyfriend! Hindi nga kita kilala! Lasing na saad niya bago muntikang matumba ay naalalayan siya ng istranghero na humarang sa kanila. Magaan siyang hawak nito sa braso at hinila ng maingat palapit sa pwesto nito. Ako nang bahala sa kanya. Baliw ka ba pare? Ako ang nakakita rito. Ako ang mag-uwi sa kanya. Galit na sabi ng lalaki. Muling hinila si ALYSSA ng bastos na lalaki sa pulsuhan. Pero mabilis na nahawakan ng binatang CEO ang kabila niyang kamay at hinila pabalik. Mas malakas. Halos tumalsik ang mahaba niyang buhok. Bumangga ang mukha ng dalaga sa malapad na dibdib nito. Ramdam niya ang malaking palad ng istrangherong nakasakop ngayon sa bewang niya. Tama na yan! May humarang na bouncer sa gitna ni Chance at ng lalaking handa ng makipagpisikalan sa harap ng counter ng bar. Get this man out of our sight! Ano yan ni Chance habang mayabang na nakangisi at nakatitig sa customer. Iginiya ito ng malalaking bouncer palabas. Naramdaman niyang dahan-dahang pagdulas ngayon ng babaeng halos nakayakap sa kanya. Hey, are you okay? Alertong sinambot ni Chance ang lasing na istranghera. Nang ibaba ang mga mata, ay doon na sila yan ang binatang magandang mukha nito. Kaya naman pala gusto kong iuwi ng lalaking yun. Naiiling niyang wika. Teo! Uungol ni ALYSSA. Teo? Natatawang ulit ng binata. Miss, saan ka nakatira? Hawak-hawak ni Chance ngayon ang bangag na babae habang palabas ng bar. Miss, untag niya nang marinig lang ang ungol nito. Sandaling huminto ang binata habang hirap pa ring alalayan ang magulong istranghera. Halos hindi ito makatayo ng diretso. Nag-isip si Chance ng gagawin. Sa tingin niya ay hindi niya makakausap ng matino ang babae dahil sa lakas ng tama nito. Kung ganon, paano niya iuuwi ang istrangherang lasing? Aray!
Halos mangudngod si ALYSSA sa sementadong daan ng bitawan ng kung sinong may hawak sa kanya. No! Huli na ang paghiyaw at paglayo ng binatang CEO ng sukahan ng istrangherang lasing ang suot niyang polo. Look what you've done, woman! Sigaw ni Chance habang nandidiri ang itsurang pinagmamasdan ang sukang nasa parting dibdib ng suot-suot. Narinig niya ang pag-iyak ng babaeng nasa sahig at nakasabog ang buhok. Hindi man niya makita ang mukha nito, rinig naman niya sa boses at iyak ang itinatagong sakit ng lasing na istranghera. Parang binabare ng sintido ni ALYSSA. Kusot-kusot niya ang mga mata ng dahan-dahang bumangon paupo. Nang tuluyang buksan ang paningin ay bumungad sa kaniyang puting kumot, paakyat sa kaniyang katawan. Mabilis niyang itinakip ang kumot sa hubad na katawan habang namimilog ang mga mata. Nanatiling nakatitig sa iisang pwesto ang atensyon niya habang mabilis ang paghinga. Pilit na binabalikan ang mga nangyari. Mas naging matulin ang tibok ng puso niya nang marinig ang isang ungol ng lalaki. May takot at marahan siyang luminga. Ah! Buong lakas na sigaw ni ALYSSA. Agad siyang lumundag sa kama pababa. Nakataki pa rin ang kumot habang nakatayo sa gilid. Naroon ang isang lalaking nakadapa at nakahubot-hubad. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Naiiyak niyang sigaw. Naniningkit ang mga matang itinagilid ni Chance ang mukha sa pwesto ng babaeng nag-i-hysterical. Doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang kaswal ng ngiti ang ginawa ng binata. Good morning, bati niya. Mabilis na tumindig si Chance nang batuhin siya ng kung ano-anong bagay na nakukuha ng babaeng nakasiping niya. Hey, stop it! Bumaba siya sa kama habang nakaharang ang kamay sa katawan. Rapist! Walang iyak ka? Anong ginawa mo sa akin? Iyak ni ALYSSA. Napahinto siya at ang lalaki ng magkatitigan. Nanatili pa rin walang saplot ang estranghero. Kaya mabilis niya itong tinalikuran habang hinihingal sa galit at emosyon. Inirapan ni Chance ang babaeng nakatalikod. Nagsimula niyang pulutin ang ilang damit at isunuot. Wala akong ginawa, miss. Anong wala? Eh bakit narito ako at nakahubad? Umiiyak na sagot ni ALYSSA habang nakatalikod pa rin. Well, you're drunk. Inihatid kita rito sa hotel dahil wala akong matinong sagot na makuha sa'yo kagabi. Kung saan ka nakatira? Nang humarap ang dalaga, ay kasalukuyan ang nagsusuot ng pantalon ng binata. Chinek in kita rito. Kaso nang palabas na ako ng kwarto mo. Binitin pa siya nito bago sinalubong ang mga mata. You suddenly pulled and kissed me. No! It's a yes, my drunk lady. Doon kasuwal na humarap si Chance. Suot na niya ang polo at mayabang na nakangisi. Hinalikan mo ko. Pero alam mong lasing ako. Galit na katwira ni ALYSSA. Lasing din ako, miss. You took advantage dahil bastos, manyakis at... Come on. Hinawi pa ng lalaki ang buhok nitong nakasabog. Huwag kang magiinom kung hindi mo kaya. At saka isa pa, I tried everything para hindi tayo magtapos sa kama. Mas lalong nalukot ang mukha ng dalaga habang naririnig ang lahat ng mga nangyari. Pero paano ko ba matatanggihan ang labi mo? I guess that is the sweetest lips I've ever tasted. Bumaba pa ang malalim na mata ni Chan sa labi ng babae. Pero bago pa siya makakurap, ay malinaw niyang nakita ang isang parating na libro. Aray! Sapo ng binata ang noo kung saan tumamang lumipad na bagay mula sa babaeng galit na galit. Bastos ka! Patuloy si ALYSSA sa pagbato ng gamit. Gusto niyang mabawasan ang galit sa sarili at sa estrangherong narito kasama niya sa kwarto. Stop it! Hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang pulsuhan at itinaas. Buti na lamang at naitali na niya ang kumot sa kaniyang katawan. Nagkatitigan si ALYSSA at Chance dahilan para mapahinto ang dalaga. Naroon sila sa tapat ng bintana ng hotel.
nasisinaga ng pasikat na araw ang kanilang mga muka habang magkahinang ang mga mata. Huwag kang overacting. It was just a one-night stand. Wika nito. Napaludon siya ng laway. Sa susunod na lalabas ka, try to control yourself. Kung hindi mo kayang kontrolin, huwag kang magpunta sa bar at uminom. Patuloy ng binata. Malakas na bumitaw si ALYSSA sa pagkapit ng binata. Malakas niya itong itinulak sa dibdib. Sinamantala mo ang pagkakataon. Lasing ako. Oo. Hinalikan kita? Oo. Pero kung tunay kang lalaki at gumagalang sa babae, lasing o hindi, hindi tayo magtatapos sa lecheng kama na to. Tumigas ang anyo ni Chance at tinitigan ng babae. Hindi niya mailarawan ang suklam sa magandang imahe nito. Marami kang paraan para iwanan at iwasan ako. Kung sakaling nagkamali ako, sana hindi mo na dinagdagan. Tumulo ang luha ni ALYSSA. Alam niyang kasalanan niya. Babae siya at nagpakalasing. Pero kung maginoo at matino ang lalaking to, hindi ba dapat ginawa nito ang lahat ng pag-iwas? Again, walang ibig sabihin to. Isa pa, normal tong nangyayari. Isang sampa lang nagpahinto kay Chance. Pwes, hindi ako. Hindi ako nagpunta sa bar para makipag one night stand sa lalaking walang kwentang tulad mo. Naroon ako para makalimot. Sa bar din pala na yun madadagdagan ng problema ko. Tumalikod si ALYSSA. Nagsimula siyang kunin ang damit. Marahang tinignan ni Chance ang dalaga habang hawak ang namumulang kanang pisngi. Well, I'm sorry. I thought, gusto mo rin. Gusto? Gulat na napatra si Chance nang halos sugurin ng babae ang mukha niya. Baliw ka ba? Bakit ako makikipagsiping sa lalaking hindi ko kilala? At kainin mo na lang yung sorry mo. It won't change a thing. Kung paano naisuot ni ALYSSA ang bestida ng hindi naguhubad ay hindi niya alam. Hinila niya ang kumot na nakaikot sa katawan at inihagis sa mukha ng istranghero na kauna-unahang kumuha ng kaniyang virginity. Sinusumpa kong hindi na tayo magkikita pa. Marahang hinawakan ni Chance pababa ang kumot na nakaharang sa mukha. Narinig niya na lang ang pagsarado ng pinto. Gigil siyang napahawak sa tela ng luminga. Kauna-unahang beses niyang magising matapos makipagsiping at isang tili at malakas na sampal ang natanggap niya. Hindi ganito ang nakasanayan niya. Umiiyak na hinampas ni ALYSSA ang manibela. Gusto niyang iuntog ang sarili para mabawasan ang galit. Gumulo lamang lalo ang lahat dahil sa katangahan niya. Hindi sana siya nagising sa isang kama katabi ang isang lalaki kung hindi siya nagpunta sa bar at nagpakalasing. Kasalanan niya ang lahat. Bakit ba umasa siyang may lalaki pang maginoo sa ganitong panahon at pagkakataon? May kasalanan siya, oo. Aminado siya roon dahil nagpakalasing siya. Pero kung mabuting lalaki ang nakasama niya ay hindi sila aabot sa pagtatalik. Mariing ipinikit ni ALYSSA ang mga mata. Halos masira ang mahaba niyang kuko habang nakahawak sa manibela. Sigurado siyang hindi niya na papangarapin na makita ang lalaking iyong muli. Kakalimutan niya ang gabing yun. Kakalimutan niya ang gabing nakalimot at naibigay niyang pagkababae dahil lang sa pagiging broken-hearted. Hindi na siya muli pupunta sa kahit saang bar at iinom ng alak. Kagat-kagat ni Chance ang dulo ng ballpen na hawak. Ikot-ikot ang swivel chair kung saan siya nakaupo. Halos isang linggo nang nakalipas. Sariwa pa rin sa kanya ang naging pagtatalo nila ng babaeng naka-one-night stand. Naroon pa rin sa memorya niya ang galit ngunit magandang imahe ng istranghera. Inis na inihinto ni Chance ang silya. Ipinatong ang magkabilang siko sa ibabaw ng mesa. Tama naman ito sa lahat ng sinabi. Hindi niya rin napigilan ang sarili ng gabing yon na minsan namang nagagawa niya. Nang halikan siya ng istranghera ay parang wala siyang kakayahan na tanggihan yon. Nadala siya hanggang sa makalimot na lasing ito. Ang sama tuloy ng tingin ng babae na yun sa kanya. Samantalang gusto pa sana niya itong makilala.
at matanong ang dinadala nitong problema. Pero mukhang malabo na yung mangyari. Kinasusuklaman siya ng babae mula ulo hanggang paa. At tila sinusumpa sa tadhana na hindi na sila magkikita. Napangiti ng mapait si Chance. Parang nahati ang munting puso niya. Hanggang sa mahagod niyang batok. Natigilan siya at ang palad naman ay nagtungo sa leeg. Mainit na naman siya. May ilang beses na siyang nilalagnat. Hindi niya lang pinapansin. Nagbawas na siya ng pagpunta sa bar. Paginom at baka dahil doon kaya pakiramdam niya ay humihina ang katawan niya. Sir! Pumasok ang sekretarya ni Chance at sinubukan pa niyang pumormal. Iniignora ang mainit na temperatura. Sir! May meeting po tayo ngayon. Napapikit ang binatang CEO habang masaramdam ang sama ng pakiramdam. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng kaniyang sekretarya. Give me a second. Tumayo pa rin siya. Nang humakbang, doon lamang tuluyang nagdilim ang paningin ni Chance. Narinig pa niyang tinig ng sekretarya. Napahinto sa paglalakad si ALYSSA sa pagbabasa ng patient clipboard. Nakataas ang isang kilay niya ng lingain ang isang maliit na TV sa waiting area ng ospital. Humigpit ang kapit niya sa ballpen nang makitang artistang babae at lalaki na nag-aaway sa loob ng silid. Eksaktong katulad ng nangyari sa kanila ng istranghero noong isang linggo. Napapikit ang dalaga. Sinubukan niyang kalimutan ang pangyayaring yon, pero kahit maliit na bagay o sitwasyon, ay naaalala niyang katangahan ng gabing inalay niyang sarili sa hindi niya kakilala. For sure, magkakatuluyan sila dahil may nangyari sa kanila. No! Napaigtad ang ilang nurse ng pribadong ospital nang lumingon kay ALYSSA. Natigilan din ng doktora sa malakas niyang pagsita sa mga nurse. Pasensya na ho, doktora. Nagmamadaling umalis ang mga ito at bumalik sa nurse station. Napalunok ng laway si ALYSSA. Nahiya rin siya dahil nanatiling nakatitig sa kanya ang mga tao. Masyado talaga siyang affected sa mga ganong issue. Hindi niya maiwasang hindi mag-react. Basta talaga mga one-night stand, pakiramdam niya ay siyang tinutukoy. Naiinis niyang ipinagpatuloy ang paglalakad. Emergency! Natanaw ni ALYSSA ang mga nagmamadaling mga nurse sa pagtulak ng isang rolling bed. May nakasakay roon. Hindi nga niya lang makita. Patakbong nagtungo roon ang dalagang doktora. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya habang nasa likod ng nurse. Dok, basta na lang daw po nahimatay. Nang bigyan siya ng espasyo ng nurse, ay doon tuluyang nasilayan ni ALYSSA ang nakahigang pasyente. At para siyang harap-harapang sinabugan ng bomba nang makitang lalaking nakahiga. Naging marahan ang tulak niya sa rolling bed habang hindi kumukurap sa pagkakatitig sa mukha nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking isinugod sa pribadong ospital nila ay ang lalaking naka one night stand niya. Doc! Doc! Nilapitan lamang siya ni Nurse Riza matapos na maiwan si ALYSSA sa isang pwesto na wala pa rin sa sarili. Doc, okay ka lang? Kailangan na po nating sumunod sa emergency room. Pakiramdam niya ay nanghina siya bigla. Nanlalambot ang mga tuhod niya habang tanaw-tanaw pa rin ang palayong stretcher. Paano niya haharapin at gagamutin ng lalaking kinasusuklaman niya? Huminga ng malalim si ALYSSA nang makapasok sa isang kwarto. Naroon pa rin nakahiga ang lalaki. Marahan niyang kinuha ang penlight. Nanginginig ang kamay na nagtungo siya sa gilid ng kama. Sandali pa niyang tinitigan ang mukha ng lalaki. Napansin niya lang na pinagmamasdan siya ng ilang assistant nurse. Napilitan siyang itaas ang talukap ng mga mata nito para matingnan ang kalagayan ng pasyente. Come on, mama. I'm fine. Uuwi na ako. Reklamo ni Chance. No! Stay here. Hihintayin natin ang doktor mo. Sagot ni Cecil. Nailahad na lamang niyang magkabilang palad at walang ganang sumandal sa headboard ng patient bed. Hindi niya alam kung sinong tumawag sa mami niya na narito siya at isinugod sa ospital.
kung ang sekretarya niya ay malalago talaga yun sa kanya. May nararamdaman ka pa ba? Maputla ka. Lumapit si Cecil sa kay sa isang anak na lalaki. Hinawi ang buhok nito na nasa noo. Pero hinawakan yun ni Chance at nakangiting ibinaba ang kamay ng ina. Mom, I'm good. And please, stop treating me like a baby. Gusto ko nang umuwi. Baka anemic lang ako dahil sa kulang ako sa tulog. For sure, nothing serious. Kahit sinabi ng binatang CEO yon, ay hindi din siya sigurado. May ilang araw na niya rin nararamdaman ng sakit sa katawan. Still, you stay here. Parating ng doktor mo. Hinawakan pa ni Cecil ang kamay niya. Kinakabahang tumango si Chance. Alam niyang may mali sa katawan. Sana ay simpleng sakit lang ito. Napalinga siya sa bumukas na pinto. Laglag ang mga panga niya nang pumasok doon ang isang babae. Iniwasan ni ALYSSA ang salubungin ang mga mata ng pasyenteng nakaupo sa kama. Bakas sa anyo nito ang gulat at hindi makapaniwalang reaksyon. Dire-diretso siya sa tapat ng ginang. Doc, how's my son? Hindi na napigilan ang dalagang doktora na tuliya pa ng binata. Nagtama sandali ang kanilang mga mata. Nag-usap sila sa pamamagitan ng pagtitinginan. Ma'am, hinihintay po namin ang resulta ng blood test ni Mr. Chance Guillermo. Doon lamang tuluyang bumaling si ALYSSA kay Cecil. Bakit? May sakit ba ang anak ko? Naroon ang pag-aalala sa muka at himig ng matandang kaharap. Ngumiti siya ng tipid para mabawasan ang kaba nito. Kaya po natin gagawin yung ilang test para malaman po natin kung may sakit siya. I'm healthy. Napahinto si ALYSSA sa pagsasalita. Dahan-dahang bumaling siya sa binatang nakaupo sa kama. Napagkabawi sa gulat ay sumingit na si Chance sa usapan. Nginitian niya ang doktorang sigurado siyang kilala niya. Simpleng lagnat lang yon, kaya ako nahimatay. Puyat din ako dahil may tinatapos akong project sa company. Those results will be nonsense. Mr. Guillermo, nakausap ko ng sekretary niyo na nagdala sa inyo rito. At ang sabi niya, madalas ka raw lagnatin. And honestly, you look pale. Putol sa kanya ng doktora. Napaseryoso ang binata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nilalagnat ka? Si Cecil naman ang bumaling sa kanya at alalang alala dahil sa narinig. Itinoon ni Chance ang mga mata sa sahig ng kwarto. Again, Ma'am and Mr. Guillermo, we're doing some test. May darating na nurse rito para manguha ng samples mo. And I advise you to stay here overnight. I can't. Sagot agad ni Chance. Nagkatitigan sila ni ALYSSA. May trabaho ako. Tumigil ka nga! Mom! Iniwas ng binata ang brasong hinampas ng ina matapos siyang bulyawan. Tumigil-tigil kang ha, Chance, ha? Makinig ka sa doktor mo. You stay here. Yung trabaho nandyan lang yan. Pero yung katawan mo, mas kailangang pagtuunan ng pansin. Itinikom ni ALYSSA ang labi. Natatawa siya kung paano pagalitan at hampasin ang ginang ang binata. Para itong isang high school student. Malayong-malayo sa inaastang yabang kapag siya ang kaharap. Napansin naman ni Chance ang doktora na halatang nagpipigil lang ng pagtawa. Umayos agad siya sa pagkakaupo. Iwanan mo na kami. Seryoso nga niya niya. Bumaba ang tingin niya sa pangalan na nasa parating dibdib ng suot nitong doctor's gown. Doc ALYSSA Junicio? Muling nagtagpo ang mga mata ni Chance at ng dalaga. Mas naging seryoso ang mga ito. Nang maalala ni ALYSSA ang namagitan sa kanila ng pasyente, mabilis siyang bumawi at natatarantang tiningnan ang ina ng binata. Excuse me, ma'am. Thank you, Doc. Nakipagkamay ito sa kanya bago tuluyan siyang tumaliko dito. Alam niyang malaki ang posibilidad na manatili ang lalaking to rito sa ospital nila. May ilan kasi siyang nakitang sintomas ng isang sakit dito. At sana, mali siya. Sana walang malalang sakit ang lalaking naka one night stand niya para makauwi na ito at hindi na niya makita ulit. Hindi mapakali si Chance habang nakaupo lamang sa kama.
Mababa ng lagnat niya at kagagaling lang din ang nurse para kunin ang kung ano-ano sa kanya para raw sa test. Ang mami niya ay umuwi muna para kumuha ng mga gamit. Nakakainip. Inis niyang wika bago hinawi ang kumot. Natigilan pa siya ng kusa nang maramdaman ng ilang sakit sa ibang parte ng kalamnan. Sandali lang niya yung minasahe bago bumaba. Lumabas si Chance ng private room bago naglakad. Hawak at hatak niya ang stand ng dextrose. Nakarating siya sa ibabang bahagi ng ospital. Mas maraming tao rito kaysa sa taas. Huminto ang binata sa tapat ng isang board. Napangiti siya nang makita roon ang dalagang doktora. So, she's a doctor. Kausap niya sa sarili habang tumatango-tango. Pinagmamasdan ni Chance ang mukha ni ALYSSA roon. May paghanga ang mga mata niya habang nakatitig sa litrato. Kanina nang makita niyang pumasok sa kwarto ang doktora, ay halo-halong emosyon ang bumalot sa pagkatao niya. Masaya siyang makita ulit si ALYSSA matapos ang isang linggo. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya hinanap ang dalaga. Nagpupunta pa rin siya sa bar, baka sakaling makita ulit ito. Pero mukhang noong gabi lang talagang yon, nagtungo roon ang doktora. Pero kung kailan mahina naman siya, doon pa sila nagkita. Sigurado siyang si ALYSSA ang doktor na rumisponde sa kanya kanina. Excuse me, sir? Napatingin si Chan sa isang nurse. May kailangan ho kayo? Tanong nito. Yeah, where's Dr. ALYSSA Junicio? Tanong niya. Si Dr. ALYSSA po? Ulit ni Nurse Riza. Yes, she's my friend. Aniya ni Chance. Titig na titig si ALYSSA sa hawak na clipboard na may resulta ng test ng pasyente. Hindi nga siya nagkamali. May seryosong sakit ang binatang CEO. Napahinga siya ng malalim nang may kumatok sa kaniyang pinto. Saglit niyang binato ng tingin yon bago sumagot. Come in. Sigurado siyang isa sa mga nurse ang gusto siyang makausap. Hi. Napahinto si ALYSSA. Marahan siyang nagtaas ng tingin at hindi nga siya nagkamali. Naroon si Chance nakasuot pa ng patient's gown habang nakaswero. Bakit ka narito? Bulalas niya agad habang lukot ang muka. Kalma. Nakangiti ito na mas lalo niyang ikinairita. Nagmasid sa paligid ang binata habang humakbang palapit sa silyang nasa tapat ng mesa niya. So, doktora ka pala? Hindi, engineer. Pilosopo niyang tugon. Natawa si Chance ng pagtagpuin ang mga mata nila. Walang paalam at kaswal itong umupo sa silya. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka nga! Naiinis na sambit ni ALYSSA. Ganito ba trumato ng pasyente ang mga doktor ng St. Michael Hospital? Mas nagsalubong ang kilay ng dalagang doktora. Nakipagtagisan lang ito sa pakikipagtitigan. Isa pa, binibisita ko lang ang kaibigan ko. Kaibigan? Hindi tayo magkaibigan. Eh di kaaway. Binibisita ko lang ang kaaway ko. Ulit ni Chance. Umalis ka na sa harapan ko, Mr. Chance Guillermo. Pairap na aniya ni ALYSSA. At kunyaring itinoon ang mata sa monitor ng computer sa harap niya. Kahit pilit at subukan niyang maging professional sa harap ng pasyenteng ito, hindi niya kaya. Habang pakiramdam niya ay tinutudyo-tudyo siya ng binata. Sa pananalita, kilos at salita. Parang may pinaparating at pinapaalala ito sa kanya na gusto na niyang kalimutan. Come on, Doc ALYSSA Junicio. Huwag mo namang sungitan yung pasyente mong may sakit. Pakunyari ni Chance. Kung ayaw mong masungitan, bakit ka nagpunta rito? Gusto lang kitang makita. Kumisap ang mga mata ni ALYSSA bago marahang sinalubong ang tingin ng binatang nasa likuran ng computer ang muka. Tila tinamaan ng kaba si Chance nang magtugma ang kanilang mga mata ng magandang doktora. Naliliwanagan pa naman ang magandang mukha nito nang sinagmula sa screen ng computer. Anong sabi mo? Seryoso at mahinang paulit sa kanya ni ALYSSA. Wala. Ang sabi ko, gusto kong makita tong opisina mo. Pag-iiba niya
at inikot ang mga mata sa loob ng opisina. Umalis ka na. Gabi na. Kailangang nagpapahinga ka na. Aniya ng doktora. Nakangiting binalikan ang tingin ni Chan si ALYSSA. Pakiramdam niya ay kiniliti siya nang marinig ang sinabi nito. Tingin ko, may pakialam ka na sa akin ngayon, doktora. Because you are my patient, Mr. Chance Guillermo. Patient. Tumangotango ang binata. Hanggang sa mahagip ng mga mata niya ang isang clipboard. Malino niyang nabasa roon ang pangalan niya. Huli na para mahabol ni ALYSSA ang patient clipboard dahil hawak na iyon ni Chance. Mr. Guillermo, ibalik mo sa akin yan! Aniyan niya habang nakaangat ang puwet sa kinaupuan at pilit na inaabot ang hawak ng binata. Sandali lang, I want to see my test result. Hawak ni Chance ang kamay niya para pigilan siya. Binabasa na nito ang resulta ng test ng ginawa niyang pag-examine rito. Tinititigan ni Chance ang huling salitang nasa dulo ng papel. Leukemia? Napahinga si ALYSSA. Naiinis siyang bumitaw sa binata. Tiningnan siya nito mata sa mata. May leukemia ako? Yes, Mr. Guillermo. You are diagnosed with stage 1 leukemia. Formal at tuwid na likod na wika niya. Mamamatay na ba ako? No, but... But what? Bulyaw na putol ni Chance na ikinataas ng magkabilang balikat ni ALYSSA. Naroon sa mga mata ng CEO ang kawalan agad ng pag-asa. Kailangan agad nating mapigilan ang pagkalat ng cancer through chemotherapy. Kalmadong paliwanag niya. I don't understand. Baka sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. Sambit nito nang tumalikod. Chance, doktor ako. Gumagamot ako ng pasyente. Hindi nag-iimbento at nagbibigay ng sakit. Mariin na pagtatama ni ALYSSA. At saka, bakit ko naman gagawin yon? Mas gusto ko nga na malusog ka. Para walang dahilan para manatili ka sa ospital na to. Nakita niya kung paano lukutin ang binatang papel habang nakatalikod. Hindi gusto ni Chance maniwala sa papel na yon. Hindi siya pwedeng magkasakit at sa nakakamatay pang sakit na cancer. Aalis na ako ng ospital na to. Stop it, Chance! Lumapit si ALYSSA sa binata matapos kasual nitong alisin ang suwero. Anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng umalis sa ospital. Kailangan kang magamot kung hindi mauhuli tayong pigilan ang pagkalat ng cancer cells. Nagtungo si ALYSSA sa harapan nito at pinigilan ang braso ni Chance. Nagkatitigan sila. Maraming may katulad ng sakit mo at hanggang ngayon buhay sila. Kailangan mo lang mag-chemotherapy. Yun lang at gagaling ka. No, baka nagkakamali ka, Dok ALYSSA. Napakurap ang dalaga at napabitaw sa matigas na braso nito. Ang galit na nararamdaman niya noon para sa binata ay natakpan ng awa. Ngayon na nakikita niyang pagtanggi sa mukha ni Chance. Sana nga, mali lang ako, Mr. Guillermo. Sana mali lang talaga ako. Pero ilang beses ko nang inulit ang resulta mo. And the result is still the same. Chance! Sinalubong ang binata ng kanyang ina. Nasa likuran naman niya si ALYSSA. Nagpatulong siya sa mga nurse para alalayan si Chance pabalik ng kwarto. What happened? Bakit ka umalis ng kwarto mo? I want to rest, ma'am. Excuse me. Dire-diretso ang binata sa loob ng kwarto. Hindi rin ito nagpatulong sa mga nurse at isinarado na ang pinto. Nasundan na lamang ito ng tingin ni ALYSSA. Nang lumapit sa kanyang ginang, ay doon niya lamang pinutol ang pagkatitig sa nakasaradong pinto. Doktora, may resulta na ba ang test ni Chance? Yes, ma'am. Pwede po tayong mag-usap sa office? Sure. Inaabot niya ang papel sa matandang babae. Kinuha yun ni Cecil at binasa. Ang tingin ko, namanan ni Chance ang sakit mula sa lolo niya, sa father's side. Namatay ang lolo niya dahil sa cancer. Malungkot na sambit ng ginang. Ma'am, wala po kayong dapat ipag-alala. May iwasan po natin na lumala ang lahat. Please, do everything for my son.
Napatingin si ALYSSA sa kamay ni Cecil. Naroon ang ilang luhang nagbabadya sa mga mata nitong nakikiusap. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ng ginang. Ngumiti at tumango siya rito. Bilang doktor, gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Ma'am Fajardo. Huminto ang dalagang doktora nang makasalubong sa hallway ng ospital ang ina ng yumaong pasyente na si Patty. Miss Fajardo, kumusta ho kayo? Eto, nagluluksa. Natigilan si ALYSSA nang magtama ang mga mata nila ng ginang. Naroon ang lamig sa tingin at tinig nito. Pasensya na ho ulit sa nangyari. Binigo mo ang anak ko. Utol nito sa kanya. Akala niya, ililigtas mo siya. Pero wala, pinabayaan mo siya. Sumbat ng nanay ni Patty. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan niyo. Kung makakabawas sa pagdadalamhati niyo na tisihin ako sa nangyari kay Patty, tatanggapin ko po. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ko pinabayaan si Patty. Lahat ng kaalaman ko sa pagiging doktor, ibinuhos ko sa kanya. Magagamot ko siya, maaari, pero hindi ang mabago ang kapalaran niya. Hindi ho ako Diyos. Doktor lang ho ako. Mahaba niyang paliwanag. Walang kwentang doktor. Galit pa rin na pagtatama ng kaharap bago siya iniwanan. Tumingala si ALYSSA sa kisame. Pinipigilan niya ang mga luhang tumutulo. Nanginginig ang mga kamay niyang nasa loob ng bulsa ng suot na doctor's coat. Minsan, kahit siya ay nagdududa na sa kakayahan niya bilang doktor. Kung naging pabayaba siya o hindi, sapat ba ang kalaman niya para makaligtas ng buhay? Huminto ang wheelchair ni Chance ng matanawang dalagang doktora. Kahit malayo ay parang nagpupunas ng luha si ALYSSA. Pinagkatitigan niya ang mukha nito. Iyong nararamdaman niya ngayon na eksaktong nasa dibdib niya nang lumabas sila ng bar. Noong gabing may nangyari sa kanila. Noong halos mangudngod ito sa sahig dahil sa kaiiyak. Nice place. Pero itong napalinga si ALYSSA. Mr. Guillermo, sambit niya nang lumapit ang binata. Naroon siya sa isa sa mga paborito niyang lugar, ang rooftop ng ospital, kung saan tahimik, madilim at malakas ang hangin. Dito ka pala nagtatago. Aniya ng binata nang salubungin ang mga mata niya. Agad na umiwas ang dalagang doktora. Hindi ako nagtatago. Katuwiran ni ALYSSA. Pareho silang nakatanaw sa di kalayuan. Tila mga nagsabog na bituin ang mga ilaw mula sa ibaba. Tanaw nila rito ang buong syudad habang humahampas ang hangin. Pumasok ka na. Malamig dito. Napangiti si Chan sa sinabi ni ALYSSA. Ikaw rin. Sagot niya habang hindi pa rin nagsasalubong ang kanilang mga mata. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Si Teo ba? Pasyente mo? Doon lamang siya nilingo ni ALYSSA. Sinalubong niya naman iyon at ngumiti ng maliit. Yun yung narinig kong sinasabi mong pangalan nung lasing ka. Is he your patient? No. Kunot noo ang ginawa ni Chance. He's my boyfriend. I mean, ex-boyfriend. Pagtatama ni ALYSSA sa sarili. Naglaho naman ang ngiti ng binata bago marahang napatango. Tila gusto niyang magsisi na nagtanong pa siya kung sino ang lalaking yon. Mabilis na binawi ni Chance ang tingin at itinoon diretso sa kawalan. May kung anong mahirap ipaliwanag siyang nararamdaman. Nung gabing yon, pumunta ako sa bar kasi namatay na ako ng batang pasyente. At namatay hindi ng puso. Kumurap ang mga mata niya nang marinig ang garalgal na boses ng dalagang doktora. Nilunod ko yung sarili ko sa alak. Baka sakaling makalimot at makataka sa sakit na dinadala ko nung gabing yun. I am so devastated. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Hindi ko nailigtas yung batang pasyente ko. Tapos sininiwalayan ako ng lalaking hindi kayang magmahal ng tulad ko. Naroon na ang mga luha ni ALYSSA. Hindi niya nakayang hindi umiyak.
Naninikip ang dibdib niya sa pagtatago ng nararamdaman. Ginawa kong lahat para sa kanilang dalawa. Lahat ng alam kong gamot at paraan para madugtungan ang buhay ni Patty. Ginawa ko, Chance. Binalingan ang binatang humahagulhol na dalaga. Nahigit niya ang hininga nang masilayan kung gaano kasalimuot ang pinagdaraanan nito. Kitang-kita niya yon sa mata ni ALYSSA. Si Teo, ginawa ko rin ang lahat para sa kanya. Bakit ang nakita niya lang ang paghihintay niya habang ang sakripisyo ko para sa kanya hindi? Kahit kulang ako sa tulog, kahit galing ako sa duty, didiretso ako sa opisina niya para lang makabawi. Pero bakit pakiramdam ko napakawala ko pa rin kwenta? Huminga ng malalim si Chance. I'm sorry. Napahinto sa pagsinghot si ALYSSA at nagtatakang bumaling sa pasyenteng binata. Nadagdagan pa ang sama ng loob mo dahil sa nangyari sa atin. Gusto kong kalimutan na yon, Chance. Nagtugma ang kanilang mga mata habang hinahangin ang buhok ng dalaga. Kumibot ang lalamunan ng binata. Huwag mo na yung babanggitin. Gusto ko na yung kalimutan. Gusto kong ibaon sa lupa ang gabing may nangyari sa atin kasama ang dahilan kung bakit namatay si Patty. Lalo na sa pag-iwan sa akin ni Teo. Pwede bang huwag mo nang ipaalala ang lahat? Pakiusap nito. Pilit ang pagtango ni Chance habang may mapait na ngiti sa labi. Minabuti niyang ibato ang tingin kung saan. Baka mabasa pa nito ang nararamdaman niya ngayon. Paano niya makakalimutan ang gabing laman lagi ng panaginip niya? Saan niya uumpisahan kalimutan ang gabing nakita niya ang babaeng magpapatibok ng puso niya? Pumasok na tayo sa loob. Hindi na nakatanggi si Chance nang nasa likuran na niya si ALYSSA at tulak-tulak ang kaniyang wheelchair. Doc! Sumabay sa paglalakad si Nurse Riza kay ALYSSA. Naroon sila sa hallway at nagre-round. Yung lab results ni Patient Guillermo. Tanong niya. Heto po. Binabasa niya yon habang naglalakad. Doc, ang gwapo po ni Patient Guillermo, no? Nakikipag-agawan nga po ng duty ang ibang nurse para makapasok sa kwarto niya. Napailing siya habang patuloy sa pagbabasa ng mga resulta ng ilang test na kailangan nito. Doc, CEO pala yun ng isang malaking trading company. Gwapo, mayaman, yummy, at ang dami pang money. Kinikilig na sambit ng nurse. Huminto si ALYSSA at seryosong binalingan ang tingin si Riza. Dahilan para mapahinto ito. Pagnasahan ba yung pasyenteng may sakit? Seryosong saad niya. Sorry po, Doc. Nandito siya para magamot, hindi para pagkaguluhan. Isa pa, kung sinong nurse ang duty siya ang magtitingin kay Mr. Guillermo. Remember, isa siyang VIP. Yes po, Doc. Sorry po ulit. Ipinagpatuloy ni ALYSSA ang paglalakad. Isang beses siyang kumatok bago pumasok. Naabutan niya si Chance na nakaupo sa kama at nanunood ng telebisyon. Hi. Nahihiyang bati niya. May ilang segundo na wala siyang narinig na sagot mula rito. Nakatutok lamang ang mata sa di kalayuan. Nagsimula siyang humakbang palapit dito. Nang pagmasdan ang nakatagilid na mukha ni Chance, naaninag niyang pamumutla nito at ang mabilis na pagbawas ng timbang. Nakadama ng awa ang puso niya. Mr. Guillermo, nasan ang mami mo? She's still at home. Why? Nang lingain siya ng binatay, malamig ang pagtanggap nito at walang mababasang reaksyon sa gwapong imahe. Para namang naputol ang dila ni ALYSSA, lalo na nang magtama ang mata nila ni Chance. What? Ulit nito. Kailan natin pag-uusapan kung anong treatment? Uuwi na ako sa bahay. Putol sa kanya ng CEO. Mr. Guillermo, alam mong hindi pwede yon. I suggest na dito mo gawin ang chemotherapy mo. Para matingnan din kita. Kusang natigilan si ALYSSA dahil sa sinabi. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Bakit? May pakialam ka ba sa akin, Doktora? Tanong sa kanya ni Chance.
Oo, kasi pasyente kita. Pasyente. Sarkastikong wika ng binata. Parang hindi kayang tanggapin ni Chance ang salitang yon mula sa napakurap na dalaga. Natauhan naman din agad ito at ibinalik ang tingin sa telebisyon. Kahit siya ay hindi inaasahan ang lalabas sa bibig, kagabi nang malaman niya kung sino si Teo sa buhay nito, ay parang mas sumama ang pakiramdam niya. Mas lalo siyang nawala ng pag-asa, hindi lang dahil sa sakit, kundi sa katotohanang mukhang may nakakuha na ng puso ng babaeng hinahanap-hanap niya. Bumaba ang dibdib ni ALYSSA. Gusto niyang lumuwag kahit papaano ang nasa loob. Hindi niya alam kung anong gustong sabihin o iparamdam ni Chance sa kanya. Chance, lahat kayong pasyente rito na nasa pangangalaga ko. May pakialam ako. Gusto kong mabuhay kayo. Mabuhay ka. Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na ayaw kong maging pasyente mo lang, ALYSSA? Naguluhan ang anyo ng dalagang doktora. Sa pangalawang pagkakataon ay nilinga siya ng binata. Nagdugtong ang kanilang tingin. Yung gabing sabi mo nakalimutan natin, yung gabing may nangyari sa atin, parang hindi ko kayang kalimutan yun. Chance! Kitang-kita niya sa mga mata nito ang hindi niya maipaliwanag na emosyon. Masyadong malalim na emosyon na mahirap prurukin. It's not just a one-night stand, not even a last. Umpisa ng binata. Pareho tayong lasing noon, Chance. Katwira ni ALYSSA. Lasing man o hindi, gagantihan ko ang halik mo. Parang may tumamang kung ano sa dalaga buhat sa narinig sa kaharap. Sandali lamang nilaban ni Chance ang mata niyang may gulat bago pinutol ang pakikipagtitigan. Hindi ko rin alam kung bakit, ALYSSA. Kung anong naging epekto mo sa akin. Bakit simula nung gabing yun, hindi na kita makalimutan. Humugot ng marahas na hininga ang binata. Mas minabuti niyang ituon ang mga mata sa magkadaupang palad. I don't know, but I think you're different and special. Napahinto ang dalaga. Kumisap ang mga mata niya nang lingain siya ng binatang pasyente. Ramdam niya ang puso ni Chance at naiintindihan niya kung anong ibig sabihin nito. Kung bakit, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Bakit sinasabi mo to ngayon? Natanong ni ALYSSA. Ewan ko rin, baka dahil may sakit ako, kaya sinasabi ko na lahat. Baka mawala ang lakas ko o yung hininga ko, na hindi mo nalalaman na nung gabing yun. Tinitigan siya ni Chance, tuwid sa mga mata. Hindi lang katawan ang binigay ko, kundi ang buong puso at kaluluwa ko, ALYSSA. Umiwas ang dalaga sa tingin na yon. Hindi niya alam kung saan ibabato ang atensyon. Sa pagtatapat ngayon ni Chance ay hindi siya makahinga. Wala siyang matandaan ang gabing yon dahil sa kalasingan. Pero ngayon na naririnig ang lahat ng ito sa binata, para siyang bumabalik sa gabing yon. Noong unang beses niyang masilayan mula sa liwanag si Chance, kung paano siya nito pinagtanggol, inagaw at iniligtas sa estranghero'ng bumabasto sa kanya. Nang tumama siya sa dibdib nito at magtagpo ang kanilang mga mata. Ang yakap, halik, tila nararamdaman niya kung gaano yun kainit. Init na animoy may pagmamahal na kasama. Maari ba talagang maramdaman ang mahiwagang pakiramdam na yon sa taong hindi mo naman kilala at nakasiping mo lang ng isang gabi sa kama? Pwede ba talagang mahulog sa kanya si Chance dahil sa nangyaring one-night stand sa kanilang dalawa? Nakatayo si ALYSSA sa nurse station. Huminto siya sa pagbabasa. Naalala niya ang pag-amin ng binatang CEO sa kanya at hanggang ngayon, naguguluhan pa rin siya. Hinawakan ng dalagang dibdib. Pinapakiramdaman niya ang puso. Si Teo ba na dati niyang nobyo pa rin ba ang laman nito? O baka hindi na? Naalarma lamang si ALYSSA nang marinig ang nurse alarm. Tinamaan siya otomatiko ng kaba nang makitang sa kwarto ni Chance mula ang tawag. Mabilis na tumakbo ang dalaga kasunod si Nurse Riza. Anong nangyayari? Hinihingal niyang bungad nang mabuksan ang pinto. Dok, nagdudugo ang ilong ng anak ko.
Umiiyak na sambit ni Cecil habang may nakatapat na towel sa matangos na ilong ni Chance. Ako na po riyan, ma'am. Aniya. Inalalayan ni Riza na lumayo ng kaunti ang ginang sa binata. Nakapikit si Chance. Itinaas ni ALYSSA ang kamay at hinawakan ang ilong nito. Inalalayan niya sa likod ang binata. Relax lang, Chance. Wika niya nang maramdaman ng mabilis nitong paghinga. What is happening to him, Doc? Umiiyak pa rin ang ginang na nanunood sa kanila. Ma'am, isa po itong symptoms ng sakit ni Chance. Don't worry, nasa loob po siya ng ospital. Walang mangyayaring masama sa kanya. Pampalubag loob ni ALYSSA bago sinulya pa ng nurse na ihatid muna sa labas ang nanay ng pasyente. May ilang minuto bago natapos ang pagdurugo ng ilong ng binata. Umupo si ALYSSA sa kama, kaharap ang nakasarado pa ring mga mata ni Chance. Sinimulan niyang punasan ng ilang bahid ng dugo sa ilong nito. Matamlay na nagmulat ang binatang CEO. I'm fine. Kaya ko nang gawin to. Kahit may panghina ay inagaw nito sa kaniyang bulak. Chance, ako na. Alam kong nanghihina ka. Nang hawakan ni ALYSSA ang ibabaw ng kamao ng binata, natigilan silang dalawa bago marahang nagtaas ng mga mata. Napalunok ng laway ang dalaga dahil sa naramdamang kaba. Ako na. Kaya ko na to. Hindi pa naman ako malubha. Kaya ko pang kumilos. Marahang inilayo niya ang kamay sa kamao nito. Gusto kong mapag-isa. Tumayo si ALYSSA mula sa kinaupuan. Sige, magpahinga ka na. Tumalikod na ang dalaga ng magsalita muli si Chance. Huwag ka nang magpunta rito. Huwag kang umarte na para bang may pakialam ka sa akin. If you just care for me because you're my doctor, just don't care about me. Yan ang hindi ko magagawa, Mr. Guillermo. Muli siyang humarap dito. Minsan na akong nawala ng pasyente at hindi ko gustong mangyari yun ulit. Sagot naman ni ALYSSA. May pinungguhit ng sakit ang dumaan sa puso ni Chance nang marinig na naman ang salitang pasyente mula sa bibig ng dalaga. Kahangalan bang umasa ng masigit pa sa pagiging pasyente siya tignan ni ALYSSA? Alam niyang nasusuklam ito sa kanya. Mabait at pinagmamalasakitan lamang siya dahil isang doktor ang dalaga at siya naman ay mamamatay ng pasyente. Kung noon na wala pa siyang sakit ay bisit at wala na siyang kapag-apag-asa kay ALYSSA, ngayon pa na nakahiga siya rito sa kama. Hinihintay ang pagkalat ng mabilis na cancer cells sa dugo niya. Iwan muna kita. Tatawagin ko ang mami mo at si Nurse Riza para matulungan ka. Nang isinarado ang pinto at nawala sa loob ng silid si ALYSSA, doon lamang huminga si Chance. Pigil ang luha niya. Unti-unti na talaga siyang nawawala ng pag-asa. Hindi lang sa babaeng nagugustuhan niya, kundi sa sakit niya. Alam niyang oras-oras at araw-araw, mas lumalala ang leukemia niya, kahit na ngayon na nasa stage 1 lang ito. Alam ni Chance kung gaano ito kabilis kumalat, at natatakot siya sa dulo na magiging kuwento na lang ang buhay niya. Kung mananalo ba siya sa laban ng buhay at puso ng babaeng nagugustuhan niya. Yung lab result ni Patient Guillermo. Ilang beses na nilipat-lipat ni ALYSSA ang patient clipboard pero wala roon ang pangalan at impormasyon ng binata. Kinuha na po ni Doc Madrigal. Huminto siya sa paglalakad at nakataas ang isang kilay na binalingan si Riza. What? Why? Naiinis niya agad na saad. Because I'm now his doctor. Pumasok sa eksena ang nagsalita at mayabang na nakangiting si Iris. Isa ring doktor sa ospital nila na mainit ang dugo kay ALYSSA. Pero pasyente ko siya, Doc Madrigal. Aniya niya nang magharap sila nito. Oh, hindi ka ba na-inform? Si Chance mismo ang humiling sa medical director natin na ninong niya. Napalitan ka. At ako ang napili niya. Mayabang na paliwanag ni Iris. Napangiti siya dahil sa pikon. Ibinato pa niya ang tingin sa ibang parte ng nurse station.
hindi niya matagalan titigan ang kapwa doktor. Noon pa man ay may iringan na sila nito. At ngayon dahil sa nangyaring pagpalit nito sa kanya, mukhang madadagdagan pa. So, excuse me, doktora. Padabog na ibinaba ni ALYSSA ang hawak. Buisit niyang kinamot ang buhok. Okay lang po ba kayo, doktora? Oo. Galit niyang bulyaw kay Nurse Riza na ikinagulat nito. Nagtungo siya sa rooftop. Ipinikit niya ang mga mata kasabay ng hangin. Kinalma niya ang naguhurmintadong puso. Hindi niya alam kung bakit na lang siya basta pinalitan ni Chance. Galit ba ito sa kanya? May mali ba siyang sinabi? Dahil ba dapat nung umamin ang binatang CEO sa kanya? Sinagot niya na agad? Pero hindi niya alam ang itutugon sa nararamdaman nito. At mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ng sakit ni Chance. Hindi niya gustong matulad ito sa batang si Patty. Ngayon ay hindi niya na yon magagawa dahil wala na siyang karapatan sa kalusugan ng binata. Doktora! Ma'am Cecil! Pilit na umiti si ALYSSA nang masalubong ang ina ni Chance. Hindi ka na yata bumibisita sa anak ko. Aniya nito at tinapik pa siya sa kamay. Medyo busy ho eh, kaila niya. Kahit na ilang beses niyang natatagpuan ang sarili sa harap ng pinto ng kwarto ni Chance, wala lang talaga siyang lakas ng loob. May isang linggo na siyang hindi doktor nito at wala siyang kahit anong update tungkol sa sakit ng binatang CEO. Ngayon ba, busy ka? Pa-off duty na po ako. Ganun ba? Halika, sabayan mo kaming kumain ni Chance. Bago pa makapagreklamo ang dalaga, ay nahila na siya ng sabik na ginang na maglakad. Mom! Hindi na naituloy ni Chance ang sasabihin nang masilayan ang ina na kasunod ang dalaga. Agad na nag-iba ang mukha niya at umayos ng pagkakaupo habang nakatikwas ang isang kilay. Chance, nandito si Doktora. Sabay-sabay na tayong kumain. Huminto si ALYSSA at seryosong tiningnan ang binatang nakaupo. Kumibot ang puso niya nang makita si Chance. May lungkot na ngiti sa labi niya nang makita ang katawan nito. Halatang malaki ang nabawas sa timbang ni Chance. Maputla na rin itong tingnan. Pero kahit ganoon, malayo, malusog o may sakit, hindi naapektuhan nun ang kagandahang lalaki ng binata. May mga luha pa rin si ALYSSA nang mas lumawak ang ngiti sa labi. Hi Chance, kumusta ka na? Naiiyak niyang wika. Mom, hindi ko pinatuloy yung mga employer rito, kaya sana hindi niyo nadinamihan ang pinilin yung pagkain. Binaliwala ni Chance ang pagbati ni ALYSSA. Pero alertong nagtungo sa kaniyang dalaga para alalayan siyang bumaba ng kama. Tulungan na kita. Aniyan ito nang magkatinginan sila habang hawak siya sa braso. Mula sa pagkakahawak ng dalaga, ay nagsimula ang kuryenteng sumirit sa katawan niya. Ang akala ni Chance, manhid na siya. Dahil sa ilang beses at kung ano-anong injection ang itinuturok sa kanya. Si ALYSSA lang ang nakapagparamdam sa kanya na ordinaryo pa rin siyang tao. Bakit naman anak? Tanong ni Cecil habang inaayos ang ilang pagkain sa mesa. I don't want them to see me weak. Sagot niya habang naglalakad. Naupo na sila. Ayokong kaawaan nila ako. Dugtong ni Chance. Tiningnan siya ni ALYSSA. Hindi mo dapat nararamdaman yan, Chance. For sure. Hinahangaan ka nila dahil isang mahirap na laban ang kinakaharap mo ngayon, pero narito ka pa rin at malakas. Seryosong sinalubong ni Chance ang mata ng doktora. Ngumiti si ALYSSA ng maliit. Inabot niya rito ang isang bote ng tubig. Don't fool me, doktora. Nakikita ko rin ang awas sa mga mata mo. Ano pa silang mga empleyado ko kapag nakita ko? Chance! Awat ni Cecil sa binata. It's true, Mom. Ayoko lang magtanga-tangahan. Pinutol na ng binatang pakikipagtitigan kay ALYSSA. Chance, hindi naman ako naaawa sa'yo. Bakit ka nandito? Nang muling magtagpo ang kanilang mga mata, ay natameme ang dalagang doktora. Bakit nga ba siya narito?
Hinila ko siya rito, anak. Tingit naman ni Cecil. Pwede siyang gumawa ng paraan para magdahilan sa iyo, Mom. Kung awa lang ang nagdala sa iyo rito, Doktora, umalis ka na. Hindi kita kailangan, at lalo na ng awa mo. Chance, ano ka ba? Naiinis na sambit ng ginang para patigilin ng anak. Nawala na ako ng gana. Tumayo si Chance dahil walang lakas na tumindig si ALYSSA para alalayan ang binata at ang swero nito. Si Cecil lang tumayo at inalalayan ang binata. Naiwang tumutulo ang luha ng dalaga habang nanatiling nakaupo. Nakatutok sa sahig ang mga mata niya. Pwede niyang gawin yon. Pwede niyang tanggihan at bumitaw sa kamay ng nanay ng binata para hindi mahila patungo rito. Pero hindi niya ginawa. Kung bakit? Dahil gusto niya ring makita si Chance, malaman ang kalagayan nito. Kung bilang doktor at pasyente lamang, mukhang mahihirapan siyang sagutin. Doktora, pasensya ka na sa anak ko, ha? Okay lang ho, naintindihan ko. Mainitin po talaga ang ulo ng may mga sakit. Tugon niya habang nakangiti para mapakita sa ginang ang tunay na nararamdaman. Naroon na sila sa labas ng silid ni Chance. Naiintindihan naman niya talaga, pero hindi niya maiwasang madismaya. Uuwi ka na ba? Opo, bakit ho? Sasabay po ba kayo? Hindi ko nga maiwan si Chance at walang magbabantay. Aayusin ko lang sana yung ilang papel sa kumpanya. Wala naman akong ibang pagbilinan. Dalawa na lang kasi kami. Ang mga relative namin nasa ibang bansa na. Ganun ho ba? Pwede ko siyang bantayan pansamantala. Hinawakan agad ni Cecil si ALYSSA sa kamay bago niyakap. Halata naman sa reaksyon nito ang tuwa. Napangiti siya ng alangan. Bakit ko ba nasabi yun? Natanong niya sa sarili habang hindi bumubuka ang bibig habang yakap siya ni Cecil. Nag-ipon muna ng hangin sa dibdibang dalaga bago kumatok ng isang beses at pinihit ang doorknob. Nang lumangit-ngit yon, ay mas kinabahan siya. Lumuwag lamang ang dibdib niya nang maabutang mahimbing na ang tulog ni Chance. Tahimik ang bawat galaw niya nang magtungo rito. Tumayo siya sa gilid ng kama ng binata. Naiiyak na naman siya habang pinagmamasdan ito. Naroon sa imahe ni Chance ang hirap ng pinagdadaanan. Sanay naman siyang makasalamuha at makakita ng pasyenteng humaharap sa sakit. Mas masakit at mahirap lamang sa pagkakataon na ito. Mas mabilis ang mga luha niya sa tuwing si Chance ang alam at nakikita niyang nahihirapan. Pigil ang mga luha ni ALYSSA nang ayusin ang kumot nito. Tinitigan niyang walang kulay na mukha ng binata. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinaas ng dalaga ang kamay. Hahawiin sana niya ang buhok ni Chance nang maramdaman ng mainit nitong noo. Chance, nilalagnat ka. Aniya. Hirap na nagmulat ng mga mata ang binata. Nagisnan niya ang nangangambang mukha ni ALYSSA. What are you doing here? Nahihirapan itong tanong dahil sa lagnat na nararamdaman. Okay ka lang? Tanong sa kanya ng dalaga. Inalalayan siyang bumangon paupo ni ALYSSA. Sinubukan niyang labanan ng sama ng pakiramdam. Anong ginagawa mo rito? Hindi nakasuot ng doctor's coat ng dalaga, kaya sigurado siyang off-duty na ito. Nilalagnat ka. May nasabi ba sa'yo si Doc Madrigal tungkol dito? May infection ka ba? Sunod-sunod na usisa ni ALYSSA. Wala. Ewan ko. Hindi ko alam. Baka mamamatay na ako. Napapagod na sagot ni Chance. May ilang araw nang nahihirapan ang katawan niya. Siguro, sanay siyang aktibo at painom-inom kung saan. Hindi ganito. Nauupo siya at nauubos sa loob ng apat na sulok ng kwarto. Hinihintay kung ano-anong klaseng itutusok sa kawawa niyang ugat. Huwag kang magsalita ng ganyan! Singhal sa kanya ni ALYSSA. Napatitig si Chance sa mga mata nito. Hindi ka mamamatay. Bastos ka! Ibig sabihin lang nun, masamang damo ka! Dugtong pa ng dalagang nasa harap niya. Pinagmamasdan lamang niya ang magandang mukha ni ALYSSA na punong-puno ng pangamba.
Again, may nasabi ba sa'yo si Doc Madrigal? Umiling ang binata. Napataltak ang dalaga at tumaas ang isang kilay. Dapat ay mas hands-on si Iris sa kalagayan ni Chance. Dapat alam nito ang kondisyon ng binata. Seryosong pinagtagpo niya ang mga mata nila ng CEO. Alright, lalabas lang ako. Pupunta ako sa nurse station at itatanong ang record mo. Babalik ako, okay? Yes. Calm down. It's just a fever. Check ko kung anong dahilan yan. Pagbalik ko may dala na rin akong gamot. Parang batang tumango si Chance. Bakit kasi pinalitan mo ko? Pinili mo yung hindi ka kayang alagaan. Bulong ni ALYSSA nang tumalikod na narinig naman ang binata. Doktora Junicio, naliligaw ka yata. Umikot ang mata ni ALYSSA nang saktong kaswal at walang pangaalong pumasok si Iris. Ngiting-ngiti pa ito na parang hindi nilalagnat ang pasyenteng may malalang sakit. Nakalimutan mo na ba? Hindi ka na doktora ni Mr. Guillermo. May infection ba siya? Seryosong putol niya nang makalapit si Iris. What? Hinablot ni ALYSSA ang hawak nitong patient clipboard. Mabilis niya yung binuklat at nilipat-lipat. What are you doing, Doktora Junicio? Hindi makapaniwalang tanong ni Iris habang pinapanood siya. Nawala ng kaunti ang kaba niya nang mabasa ang record. Wala namang kahit anong seryosong infection si Chance. Walang reaksyong ibinalik ni ALYSSA ang hawak sa kaharap na kapwa doktora. Nilalagnat si Chance. Kailangan niya ng gamot. Saad niya bago tumalikod. Muli niyang binalikan si Chance. Kailangan mo lang uminom ng gamot. Everything is fine, okay? Napanganga si Iris nang makita kung paano hawiin ni ALYSSA ang buhok ni Chance na nasa noo. Napalunok naman ang laway ang binata. Sa pagkakataon na ito, ay hindi niya masungitan at maartihan ang dalaga. Doktora, may bisita po kayo sa labas. Bisita? Natanong niya sa sarili. Nagkatinginan sila ni Chance na kasalukuyan niyang sinusubuan ng pagkain. Opo, si Teo po. Aniya ni Riza. Kumurap ang mga mata ni Chance. Agad niyang binawi ang pakikipagtitigan sa kaharap. Nang lumabas ang nurse ay natahimik sila. Kukumain ka na. Aniya ni ALYSSA nang muling itaas ang kutsara. No, sige na. Lumabas ka na. Sagot naman ni Chance. Ubusin mo muna to. Kailangang malakas ka. Magki-chemotherapy ka. Hinawakan ng binata ang kamay niya. Nagsalubong ang kanilang tingin. It's okay, ALYSSA. I'm fine. Puntahan mo na siya. Chance! Wika niya habang may pag-aalangan. Tumango ito at ngumiti. Babalik ako, okay? Ibinabanan niya ang hawak at tumalikod. Nang humakbang, ay huminto siya. Nanatiling nakatitig naman si Chance sa nakatalikod na si ALYSSA. Chance, pwede bang ako na lang ulit ang maging doktora mo? Wag na si Iris. Hindi sumagot ang binata at tila ba hinihintay ang sasabihin pa niya. Ngumiti si ALYSSA habang may namumuong luhas sa mga mata. Kasi gusto kitang alagaan. Napahawak ng mahigpit si Chance sa kumot. ALYSSA. Niyakap agad siya ni Teo nang magkita sila sa labas ng ospital. Ang dalaga naman ngayon ang walang reaksyon at hindi gumagalaw. I'm sorry for leaving you. Nang magharap, ay tinitingnan niya ang mga mata ni Teo. At sa pagkakataon na ito, sigurado na siyang walang nararamdaman na kahit ano para rito. I love you, ALYSSA. Hindi ko kayang mawala ka. Pwes, kayanin mo, Teo. May ngiti sa labing putol niya. What? Naguguluhang tanong ng dating nobyo. Dahil ako, kinaya ko na wala ka. And guess what? Yung gabing basta ka na lang nakipaghiwalay sa akin, natagpuan ko ang hindi ko inaasahang tadhana ko. What are you talking about? I had a one-night stand, Teo. At ang gabing yon, na isinumpa ko, yun din ang gabing natagpuan ko ang lalaking mamahalin ko. Kaswal, ngunit naiiyak niyang sambit. Natagpuan ko siya.
At natagpuan ko rin ang kulang sa akin. He may be a madman but I believe he is a strong person and I love him. Patuloy ni ALYSSA habang tumutulo ang luha sa pisngi. Nang buksan ni ALYSSA ang pinto ng kwarto ni Chance, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nililigpit na ang kama. Mabilis siyang pumasok. Where's Mr. Guillermo? Nagtatakang luminga ang nurse na naglilinis doon. Nasaan si Chance? Pasigaw niyang ulit. Na discharge na po, doktora. Natatakot at dahan-dahang bigkas ng mga ito. No! Alertong tumakbo si ALYSSA. Halos napapatingin sa kaniyang mga tao sa hallway. Natanaw niya si Iris na nakatalikod. Iris! Sigaw niya na kinalimutan ng pagiging formal. Hinihingal siyang lumapit rito. Discharge na si Chance? Yes. Bakit mo dinischarge? Eh gusto niya eh. Ano bang klaseng doktor ka? Tabi! Parang latang na yupi si Iris ng daanan ni ALYSSA. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng pinakatahimik na doktora sa kanya. Mahigpit ang kapit ni ALYSSA sa hawak na bag. Kabababa lamang niya ng kotse at narito siya sa tapat ng isang bahay. Pinuno niya ng hangin ang dibdib bago inihanda ang sariling pumasok sa loob. Doktora! Ma'am Cecil! Otomatiko silang nagyakap ng magsalubong sa sala. Nang magharap ay pinunasan ng ginang ang mga luha niya. Salamat po. Umiiyak niyang saad. No, ako dapat ang magpasalamat, ALYSSA. Thank you for being here. Nakangiti rin ito habang katulad niya ay lumuluha. Huminto ang mga paa ng dalaga. Naroon nakaupo sa wheelchair at nakatalikod si Chance. Pigil ang paghagulgol niya. May halos 2 linggo na nang umalis ito ng ospital. Mas pinili ni Chance na sa bahay bakasyonan sa isang beach resort na lamang magpagaling. Nang mapagod ang binata sa pagtanaw sa hampas ng alon sa dagat, pinihit na niya ang wheelchair. At hindi na naituloy ni Chance ang pag-ikot ng gulong nang magtugma ang mga mata nila ng dalagang doktora. Chance! Kitang-kita ni ALYSSA ang epekto ng sakit at pagki-chemotherapy kay Chance. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya. What are you doing here? Nagtapang-tapangan si Chance. Bakit ka pa pumunta rito? Bakit ka pa nagpakita sa akin? Umalis ka na. Bumalik ka kung saan ka galing. Dahil hindi kita kailangan. Mabilis na tumakbo si ALYSSA habang umiiyak. Yumuko at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Chance. Walang ibang narinig ang binata nang halikan siya ni ALYSSA. Ramdam niya ang palad nito sa pisngi niya habang pilit na ipinaparamdam sa pamamagitan ng halik ang sabik, pangungulila at pagmamahal. Walang nagawa si Chance. Ano bang laban niya sa labing kaya siyang alipinin ng isang kisap mata? Pumikit at hinaya ang pakinggan ang hampas ng alon habang hinahangin-hangin ang kanilang mga buhok. Kapirasong espasyo lamang ang inilaan ni ALYSSA sa labi nila ng lalaking minamahal. Ako, Chance, kailangan kita. Pag-amin niya habang pumapatak ang mga luha, nanatiling hawak niya ang pisngi nito. Gusto kitang gamutin, alagaan, makasama at mahalin. Hindi lang bilang doktora mo, kundi bilang babaeng nagmamahal sa'yo, Chance. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Bigyan mo tayo ng pagkakataon. Pakiusap niya habang magkadikit ang tungki ng kanilang ilong. May sakit ako, ALYSSA. Umiiyak na sagot ni Chance habang hawak sa bewang ang dalaga. Nakapikit siya at ninanamnam ang nagaganap kung gaano kalapit ang babaeng basta na lamang tinibok ng puso niya. I don't care, Chance. Mahal kita. Gusto kitang makasama na harapin ng lahat. Gusto ko nasa tabi mo ko, sa hirap o ginhawa. Tutulungan kitang gumaling. Magtiwala ka lang sa akin at sa itaas. Hinawakan ni Chance ang magkabilang pisngi ni ALYSSA. Marahang itinaas iyon ng konti para magtama ang kanilang mga mata. Nagtitiwala ako sa kanya.
dahil binigay ka niya sa akin. Ikaw ang pag-asang ipinadala niya para sa akin, ALYSSA. Mahal kita, Doktora. Nakangiti at umiiyak niyang pag-amin. Mahal din kita. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Umupo pa si ALYSSA sa ibabaw ng mga hita ni Chance. Nang matapos ang halik ay nagyakap ang dalawa. Nakangiti si ALYSSA habang nakatanaw sa mapayapang dagat. Yakap-yakap niya na ngayon ang lalaking isinisigaw ng puso. Makalipas lamang ang ilang chemotherapy at gamutan, mas naging maayos ang kalagayan ni Chance. Hindi siya pinabayaan ng nobyang si ALYSSA na naging personal doctor at tagapag-alaga niya. Lagi itong nasa tabi at hawak ang kamay niya. Dahil doon, mas nabubuhayin si Chance ng pag-asa. Mas nagiging matapang siyang harapin ng araw-araw na may iniinda, labanan at manalo sa sakit. Sa lumipas na buwan ay si ALYSSA mismo ang nagsabi sa nobyong si Chance na cancer-free na ang binata. Nung araw din na yon, inalok na siya ng kasal ni Chance na hindi siya nagdalawang isip na sagutin. Kahit sa one-night stand nag-umpisa ang lahat, hindi naman maikukumpara sa kahit ano ang naging dulo. Lahat ng problema, pagtatalo at sakit, hindi lang yun ang nagpaamin sa kanilang tunay na nararamdaman, kundi nagpatatag din sa kanilang pag-iibigan. Alam ni Chan sa dulo ng buhay, umulan, bumagyo, sa sakit, sa hirap o ginhawa, may makakasama siya at yun ang pinakamamahal na asawa. Sa pinakamadilim at mahirap na parte ng buhay niya, natagpuan niyang pag-ibig na magsasagip sa kanya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!